Ang nakaraan, sa init sa magdamag, nakauwi na ng bahay si Rita at pinukpok ni Peterson ang ulo nito at dumugo. Maya-maya pa, sinampal at pinagbibintangan na galing ka kay Tupe. Pinuntahan naman nila Raymond at Tupe si Rita sa mansyon para i-check ito at nang hindi sa kalayuan ay meron silang namatagan na babae at yon ay si Rita na duguan. Binuhat ito ni Tupe para madala sa hospital at nagmamakaawa si Rita na huwag muna ngayon lumabas ang bata dahil delikado. Init sa magdamag, today episode. Galit na galit si Tupe kay Peterson. Tupe, Raymond, ang dami niyang pasa. Tumatakbo sa gitna ng daan, sa harap ng bahay nila. Anong gusto mong isipin ko? Isa lang ang pwedeng gumawa sa kanya noon. Isang tao lang. Isang hayop. Napakahayop niya. Napakahayop niya mon. Wala siyang karapatang saktan si Rita at ilagay sa delikado ang bata. Wala siyang karapatan. Raymond, magtutuos kami ng hayop na yan. Nakita mo yung ginawa niya kay Rita? Nakita mo? Huwag lang magpapakita sa akin yung hayop na yan. Huwag lang. Susugurin sana ni Tupe si Peterson, ngunit pinigilan siya ni Raymond. Dahil maganda na nandito na lang tayo, para kay Rita. At pinagsusuntok ni Tupe ang pader sa galit niya kay Peterson. Nag-aalala naman si Hannah sa kapatid na si Tupe. Dahil sabi ni Kiko, uuwi ito sa bahay ngayon. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa. At hindi pa nagre-reply sa text ni Limay. Kaya tinext ni Hannah si Kuya Tupe na sabi ni Kiko, dito ka uuwi. Hinihintay ka nila, pero wala na sila. So, dito ka ba uuwi o hindi? Uy, may progress na si Hannah kasi concerned na siya kay Kuya Tupe. Ayon sa doktor na tumingin kay Peterson, nasobrahan ng alak si Peterson. Pero pahinga lang at painumin ng maraming tubig para iwas dehydration. At nagpaalam na ang doktor. Kinausap ni Olivia si Manang Lily. Lily, walang makakalabas sa kahit anumang nangyari dito. Anuman ang nangyari, anuman ang ginawa ng anak ko kay Rita, lasing lang siya. Naiintindihan mo ba? Huwag mo sanang kalimutan na minsan nang sinagip ni Peterson ang buhay ng asawa mo noon. Isa lamang ito sa napakadaming utang na loob sa pamilya Alvarez. At umuo na lang si Manang Lily. At si Olivia, mukhang stress na stress at worried. Nagising na si Rita na panipasa at sugat ang mukha. At hinanap agad ang baby niya. Kamusta na ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Dok, sagutin mo ako. Nasaan ang baby ko? At pinapakalma naman nila Tupe si Rita. Hanggang sa sumagot na ang doktor. Despite of your sugat at pasa, good news. Hindi na apektuhan ng bata. Malakas ang kapit ng bata. Kailangan mo magpalakas at hindi biro ang nangyari sa iyo. Dahil kung sa iba ito, kinakailangan namin ilabas ang bata, kahit premature. At nakahinga ng maluwag si Rita. Tinanong ni Tupe kay Rita, anong plano mo? Ano ang gagawin mo? Pinatawagan ni Rita kay Maggie si Brian para siguraduhin na hindi na makakalapit si Peterson sa kanya. Nagtitimpi sa galit si Tupe. At para bang gustong gusto niya nang sugurin si Peterson. Sa mansyon, binabantayan ni Olivia ang anak na si Peterson. At nang magising ito, hinahanap si Rita at gustong makausap.
Nang saktong tumawag naman si Nanay Celia, ang nanay ni Rita, para tanungin, ano ang nangyari Peterson? Tumawag sa akin si Raymond at naka-confine daw si Rita. Utang na loob, Peterson. Kung hindi pa manganganak si Rita, eh bakit nasa hospital siya? Paalis na si Peterson ng mansyon at pinipigilan siya ni Olivia. Peterson, I don't think you should see her right now. Bakit di mo palipasin? Son, ipapahiya mo lang ang sarili mo. Where is your pride? Peterson, it was one mistake, ma. Patatawarin din ako ng asawa ko. I need to see my wife. Olivia, bakit hindi mo antayin na umuwi siya dito? O kaya tawagan ka? O diba, sabi mo, hindi ka niya matitiis. Come on, let's go inside. Peterson! Dumating sa hospital si Nanay Celia at Kyle at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit? Nag-iiyak si Nanay Celia dahil panay pasa at sugat ang mukha ni Rita. Tinanong sina Raymond at Maggie kung anong nangyari kay Rita at bakit nandito si Tupe. At parating na si Peterson, ang asawa ni Rita. Hindi magandang makita ka dito. At umalis na si Tupe. Lumabas na ng hospital si Tupe kasama si Maggie. At pinagsasabihan si Tupe na kakausapin ko si Tita Celia para maliwanagan siya. Pero habang wala pa, please, umiwas ka muna. Pero huwag kang aalis. Kasi kung gusto naman talaga ni Rita na wala ka doon, kanina pa niya sinabi yon. At para sa akin, kailangan ni Rita ang lahat ng suportang makukuha niya. Tupe kay Maggie. Maggie, kahit itaboy niya ako, hindi ako aalis. Gusto kong siguraduhin na ligtas si Rita. Maggie, speaking of safety, nakausap ko na si Brian. Mula ngayon, kay Rita na ang loyalty niya. Papunta na sila dito. Inaantay ko na lamang. Si Nanay Celia at Kyle ang nagbantay kay Rita. At nang magising ito, anak, bakit naman kayo umabot sa ganito? Si Peterson, tinawagan ko. Tinanong niya kung nasaan ka. Siguro anak, mas magandang mag-usap kayo. At galit na galit din si Kyle. Nay, seryoso ka ba? Itong kamao ko ang kausapin niya. Oo, alam ko malaki ang naitulong sa atin ng pamilya ni Kuya. Pero hindi naman ibig sabihin yon, pwede niya nang gawing punching bag ang kapatid ko. Nanay Celia, Kyle, asawa pa rin siya ng ate mo. Paano mareresolba ang problema kung hindi sila magkakausap? Kasal sila, anak. May pinagsamahan sila. Ate mo pa rin ang magdidesisyon. Naiintindihan mo ba ako? Kyle, hindi, Nay. Aanuhin mo ang kasal kung sinasaktan naman si ate. Baka nakakalimutan mo, Nay. Hindi lang si ate ang sinaktan niya, pati na ang anak nila. Apo mo, Nay. Subukan lang talaga ni Kuya, Nay. Subukan lang talaga ni Kuya. Kahit sa presinto niyo ako pulutin, wala akong pakialam. Hinding-hindi niya na masasaktan si ate. Nay, huwag na kayong mag-away dahil meron na akong desisyon. Kyle, huwag kang mag-alala. Hindi na ito mauulit. Hinding-hindi na. At nagyakapan ang mag-iina. Dumating na sa parking ng hospital si Peterson na may dalang bulaklak at sinabi sa sarili, babalik ka din sa akin, Rita. Papalakad na siya at papasok ng hospital. Nang mapansin at makita nila Tupe at Maggie si Peterson. Sinugod ni Tupe si Peterson. Sinakal, halos mapatay mo na si Rita! Subukan mo! Isang galaw mo lang, tatapusin kita! Pilit namang inaawat ni Maggie si Tupe ngunit hindi ito maawat sa tindi ng galit kay Peterson. At nang binitawan ni Tupe si Peterson, sabay sinuntok naman ni Peterson ang mukha ni Tupe.
Pinagsusuntok ni Peterson si Tupe at si Maggie naman ang umaawat kay Peterson. Humihingi ng tulong hanggang nakita sila Brian na awati ng dalawa. Matitindi ang galit ng dalawa sa isa't isa. Isang asawa ang nagsabing, "Layuan mo ang asawa ko." At isang ex naman ang nagsabing, "Huwag kang lalapit kay Rita." Peterson, sa akin mo gawin. Ano, babae lang ang kaya mo? At dyan nagtatapos ang episode ngayong araw na ito. Kaya don't forget to subscribe on my channel para lagi kang updated sa Init sa Magdamag.